ako si Diane. Sa edad na 18, nag-asawa na ako. Bukod kasi sa ulila na sa mga magulang, ay sa aking tiyahin ako nakatira. Sila ang nagpalaki sa akin at nagpaaral hanggang high school. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataong guminhawa ang buhay namin ng ligawan ni Dino dahil mayaman ito. Si Dino, 45 years old na, kahit malayo yung agwat ng edad namin, hindi naman yung naging problema sa akin. Ang mahalaga lang, mabait naman si Dino at alam kong hindi na maghihirap ang aking buhay. Pati si Natia, giginhawa din ang buhay nila kapag pinakasalan ko ang lalaki. Kaya naman sa isang linggo lamang na paniligaw ni Dino sa akin, sinagot ko na siya agad at wala pang isang buwan, ikinasal na kami sa Wes. Pagkatapos ng kasal, dinala na ako sa bahay ng aking asawa. Maliban sa isang katulong at kay Dino, kasama din namin sa bahay ang doktor na anak ni Dino sa unang asawa. Si Dr. Philip, gwapo at mabait, halos kaedad ko lang siya. Binata pero may girlfriend. Isang gabi, wala si Dino, nagulat ako sa kanyang pagkatok sa aming silid. Nahiga na ako noon nang mapilitang bumangon. "Hi, tita." Bati nito sa akin na nakangiti. "Anong sa atin?" Pilit kong tinakpan ang aking harapan dahil wala akong pang-ilalim na suot dahil nga ako ay patulog na. "Birthday kasi ni Chell bukas, gusto ko sanang itanong kung anong magandang iregalo." Halatang nahihiya pa ito dahil nga sa nakikitang ayos ko. Ako naman bilang anak na ito dahil asawa ko ng ama ni Philip ay pinatuloy ko siya sa loob ng aking kwarto. Wala kasi ang aking asawa. Madalas kapag ganitong oras ay nasa trabaho pa. May-ari ng isang hotel si Dino kaya napaka-busy nitong tao. Minsan nga hindi umuwi ng isa o dalawang araw o di kaya isang linggo. Magkatabi kami sa gilid ng kama habang nag-uusap. Binigyan ko siya ng ideya kung ano ang pwedeng iregalo sa girlfriend nito. "Pwedeng bag," sabi ko na lamang nang umayaw ito sa unang ideya na binigay ko. Nag-isip naman ng binatang doktor at tumingin pa sa akin at ngumiti. "Salamat tita, yun na lang siguro. Pwede bang isama kita bukas sa birthday ni Chell? Nahihiya kasi akong mag-isang pumunta." Ang sabi pa ni Philip, bilang tugon, tumango ako tsaka nagpaalam si Philip na lalabas na ng kwarto. Simula noon, naging close na kami ni Philip. Kinaumagahan nga, sabay kaming nag-almusal bago ito pumasok sa trabaho. Ako din ang kasama niya nang bilhan nito ang regalong bag para kay Chell kinahapunan. Nang magpaalam naman ako kay Dino na sasamahan si Philip sa mall upang bumili ng pangregalo, agad naman akong pinayagan. Bumili pa ako ng isusuot para sa birthday ng girlfriend nito. Para bang excited ako na kasama ko si Philip sa gabi na yun. Nung nasa mall kami, iba ang nararamdaman ko tuwing hahawakan niya ako sa kamay. Pakiramdam na ngayon ko lamang naramdaman. Isang pakiramdam na tila ba hindi ko naramdaman sa asawa kong si Dino. Kakaibang hindi ko mawari. Sa totoo lang kasi, nung nagpakasal ako kay Dino, hindi ko naisip na mahal siya, kundi gusto kong umahon sa hirap. Mayaman kasi ito at si Dino ang kasagutan sa pangarap kong ginhawa. Nung unang gabi nga ng kasal namin, walang nangyari dahil nalasing si Dino at tinudugan lang ako. Pero mabuti na lang din dahil hindi pa ako handang ibigay ang aking kaban. Pagdating namin ni Philip sa birthday party ni Chell, pinakilala ka agad ako sa girlfriend nito. Naiwan ako nag-iisa sa table habang pinapanood ko si Philip at Chell na nag-uusap sa di kalayuan. Paunti-unti, umiinom ako ng alak. Nakita ko silang nagsayaw at kinawayan pa ako ni Philip. Mabait si Chell pero parang hindi ko siya gusto para sa lalaki. Maganda naman pakiramdam ko lang, hindi ito bagay kay Philip. Pero wala naman akong pakialam dun dahil nga ito ang mahal ng lalaki. Ewan ko ba kung bakit naninibugho ako? Malalim na ang gabi at pakiramdam ko sa madalas na pagsimsim ko ng alak. Unti-unti ako nalalasing. Inaya ko si Philip nang saglit niya akong lapitan. Kanina tumawag si Dino upang sabihin na hindi na naman ito makakauwi pero parang nasanay na lang din ako kaya okay lang. "Ayos lang kay tita?"
Habang inaalalahin ako ni Philip pasakay sa kotse, tanong nito sa akin, pauwi na kami noon. Nababahala pa ang boses nito, kaya pabuhat na akong dinala sa kotse. Naiupo niya ako sa passenger seat at hindi sinasadyang nasubsub ako sa matigas na dibdib ni Philip. Ang bango-bango ng lalaki kumpara kay Dino na amoy tabako. Ang pula ng lips na parabang masarap halikan kaysa kay Dino. Naiiling lang ako sa laman ng aking isipan. Anak ko na nga pala ito kahit na magkaedad kami. Hindi ko yun maitatanggi. Ngayon nagpakasal ako sa gurang. Gusto ko namang tumikim ng kasing edad ko lang o baka naman dahil sa lasing lamang ako kaya ganoon ang aking iniisip. Pagdating namin sa bahay, hindi ako pumayag na buhati ni Philip patungo sa aming kwarto ni Dino dahil kakaiba ang nararamdaman ko sa tuwing magdidikit ang mga katawan namin. Pero nag-aalala ito sa akin kaya inalalayan na lang niya ako habang naglalakad kami. Nasa kamay ni Philip ang aking isipan na nakahawak sa aking bewang. Pagdating sa kwarto, marahan niya ako inihiga sa ibabaw ng kama. Nakapikit ang aking mga mata pero nararamdaman kong tinanggal ni Philip ang suot kong sapatos. Inayos ang higa ko sa ibabaw ng kama. Tita, iwan na kita ha? Malambing na sabi sa akin ni Doc Philip. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko upang hagipin ang kanyang kamay at hilahin palapit sa akin. Nawala ng panimbang si Philip kaya nasubsub siya sa aking katawan. Pero sa pag-aalala ata niya na ako ay masaktan, naitukod dito ang kamay sa ibabaw ng kama. Pero tuluyang nagdikit ang mukha namin nang sinadya ko siyang halikan sa labi. Doc Philip, pwede mo ba akong gamutin? Para ako nababaliw ng magsalita. Natigilan si Philip habang nakatitig sa akin. Sa una, parang naguguluhan siyang nakatingin sa akin mga mata. Pero kalaunan, unti-unting lumapit ang mukha niya sa akin at siniil ng halik sa labi. Sa una'y bahagya lamang ang kanyang paghalik, subalit parang bigla itong naging uhaw at nagsimulang maging maalab, maging mapusok. Lalo yatang nagbaga ang aking pakiramdam sa mga halik niya. Hindi ko napigilan ang aking sarili na hindi tugunin ang matamis na halik ni Philip sa akin para akong malulunod kung hindi ako kakapit sa kanya. Napapikit ako nang magsimulang gumapang ang kamay ng lalaki sa aking katawan. Naramdaman ko ang pangangailangan bilang babae. Gusto kong magpasalamat sa kanya habang pinararanas sa akin ni Philip ang mga bagay na ito na kay Philip ko lamang gustong maramdaman. Uhaw na uhaw ako sa bawat haplos at halik niya para akong sasabog na balon hanggang sa tuluyan niyang tanggalin ang sagabal sa aming mga katawan. Puno ng pagnanasa ang nakikita ko sa mata niya. Nakikita ko ang mahaba at naguhumindig niyang pinakatatago. Hindi ako nagalangang iyon ay maramdaman katulad ng mga napapanood ko sa mga video. Ginawa ko ang ginagawa roon lalo kong naramdaman ang pag-igting ni Philip. Hinawakan niya ako upang pigilan sa ginagawa ko. Ipinwesto niya ako habang titig na titig sa aking kabuuan. Ilang beses itong napalunok bago niya ako tinabihan. Nang tuluyang pag-isahin ni Philip ang aming mga katawan, napahumindig ako sa matinding kirot na aking nararamdaman. Napaiyak ako, kasi naman talaga namang may ipaglalaban si Philip. Nagulat siya. Berhen ka tita? Hindi ko pinansin ang tanong niya sa akin, kundi niyakap ko siya. Gusto kong marating ang dulo ngayong gabi na ito ay kasama. Hinalikan ko siya sa labi hanggang sa nagtagumpay kami. Tiniis ko ang sakit dahil ang kapalit naman nun ay kaluwalhatian. Pareho kaming hinihingal ni Philip. Nagsorry siya sa nangyari at sinabing hindi sinasadya. Pero ang tanging sagot ko lang, ginusto ko rin naman. Nang lumabas ito sa kwarto, wala akong pinagsisihan. Bagkus ay matamis ako na pangiti at may masarap na pakiramdam na nakatulog. Kinabukasan, hindi ako makabangon at para akong lalagnatin. Masakit pa rin ang bagay na iyon sa akin, marahil dahil sa nangyari sa amin ni Philip kagabi.
Makirot at mahapdi ito. Hindi ko maintindihan. Nahihirapan akong bumangon. Tumawag si Dino. Sinabing hindi pa makakauwi. Pero pabor yun sa akin. Ang balak ko na lang mahiga maghapon dahil hindi ko kayang maglakad. Pero dahil mainit, pasado alas 9, bumangon ako't naligo. Paglabas ko ng banyo, nakita ko si Philip sa loob ng aking kwarto. Kinabahan ako sa kanyang presensya. Naalala ko na naman ang nangyari kagabi. Ngayon lang ako nakadama ng matinding hiya sa kanya. Asawa ko ng ama nito, pero kay Philip ko na ibigay ang aking unang karanasan. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ko at hindi makatingin sa kanya. Hinigpitan ko ang kapit ng hawak ko sa tuwalya na nakabalot sa akin para kasing nanginig ang aking tuhod. "Tinalhan kita ng almusal mo. Sabi ng maid, hindi ka pa raw kumakain. Umuwi lang talaga ako para i-check ka. Inumin mo to." Concerned ang boses ni Philip. Hindi ko tuloy maiwasang mapatingin sa gawin nito. "Ang gwapo niya talaga. Grabe." Bulong ng aking utak na kahit masakit pa ang bagay na iyon sa akin, gusto ko ulit si Philip, pero kalabisan yun. "Salamat," ani ko at umiwas ng tingin sa lalaki. "Lalabas na ako, tita. Babalikan kita pagkatapos mong magbihis para i-check." Tsaka ito lumabas. Para ako nakahinga ng malalim nang mawala siya sa aking harapan. Kinakabahan ako sa mga oras na yun bago pa bumalik sa loob si Philip. Tsaka ako kumain at uminom ng gamot, baka sakaling mawala ang sakit. Ako na rin sana ang maglalabas ng pinagkainan ko, pero saktong pagbukas ko ng pintuan, iniluwa si Philip. Natulala na naman ako sa kagapuhan niya at naalala ko na naman ang halik niya sa akin kagabi. "Ako nang magdadala sa kusina." Malambing na sabi nito sa akin. "Philip, kaya ko na." Naging casual ang aking boses. Kunwari walang nangyari sa amin kagabi, kahit na ang totoo, nagkasala ako kay Dino. Gusto kong takpan na lang ang nangyari at huwag nang ungkatin pa. Lasing ako kagabi, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ang minsang nangyaring iyon, hindi na mauulit. "Ako na, tita, bumalik ka na lang sa higaan." Pero mas makulit si Philip kaysa sa akin, kaya hinayaan ko na. Ayoko nang magmatigas pa. Pinilit ko na lang humiga kahit hindi naman ako inaantok. Kinuha ko na lamang ang aking cellphone at dumalaw sa social media. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan kong hanapin ang Facebook account ni Philip. Matagal ko nang tinititigan ang kanyang gwapong profile feature at hindi ko maiwasang mapangiti habang siya ay tinititigan. "Grabe, ang gwapo mo talaga, Philip. Sana pala una kitang nakilala." Bulong ko at hindi sinasadyang naklik ko ang friend request. Napasinghap ako at nagmamadaling kinansela ang friend request ko kay Philip. Pero naghahang ang aking cellphone. Palibhasa'y luma na. Basta bigla na lang nag-notify ng Philip, "Accept your friend request." "Hala, paano na to?" Bigla tuloy ako nagka-problema. "Hi, tita. Pabalik na ako sa work, ha? See you." Chat bigla ni Philip sa akin. Marahas ako na pabuntong hininga. Nabuksan ko kasi bigla ang kanyang chat. Hindi pa ako excited sa lagay na yun. Naiinis tuloy akong itinabi ang aking cellphone. Tsaka matutulog na lang matapos ako mag-reply ng okay. Kinagabihan, dumating si Dino. Nagaya ito sa akin na sa labas kami kumain, pero tumanggi ako. Sakto namang dinala sa bahay ni Philip si Chell, kaya sabay-sabay kaming kumaing apat. Sa harap ng mesa, si Chell lamang nag-uusap at si Dino. Tahimik kaming dalawa ni Philip. Nagsiselos ako sa madalas na paghawak ni Chell sa kamay ni Philip at pagiging sweet ni Philip kay Chell, kaya hindi ko maiwasang sumimangot. Ang ginawa ko, tinapos ko na lamang ang aking pagkain. "Honey, matutulog ka na ba?" Malambing na tanong ni Dino sa akin at lasing na ang kanyang boses. Panay ang katok sa aming silid, nakahiga na sana ako. Lasing na naman dahil nag-aya si Philip kanina na makipag one-on-one sa ama matapos ihatid pa uwi ang nobya. Tumayo ako at pinagbuksan ko siya
pero akay-akay pala ito ng anak niya. Nalasing si Dad, okay lang ba kung ipasok ko? Tanong ni Philip sa akin, lasing din ang lalaki, namumula ang pisngi hanggang leeg pati tenga. Nakasimangot akong sinulyapan siya, nagsiselos pa rin ako sa nakita ko kanina, kahit na wala naman dapat ipagselos dahil alam kong girlfriend iyon ng lalaki. Ako nang bahala sa Dad mo, magpahinga ka na. Pagkasabi ko, hinawakan ko si Dino sa kamay kahit hindi ako siguradong kaya ko ang bigat niya, lalo na at tulog pa ito. Salamat, tita. Ngumiti sa akin si Philip, pero nagtuloy pa rin ito sa aming silid ni Dino habang inaalalayan ng ama. Sinundan ko lang ito ng tingin. Inihiga lang naman ni Philip ang ama sa kama, tsaka humarap sa akin. Akala ko magpapaalam na lalabas na, pero matagal niya akong tinitigan at natulala rin ako sa uri ng titig niya sa aking kabuuan. Hindi ko alam kung anong sasabihin, pero napapalunok ako. Kinakabahan at nagiinit ang magkabilang pisngi. Napaigtad ako nang marahang lumapit at yakapin ako, tsaka si Ilin ang halik sa labi. Philip, wag! Protesta ko sa kanya, kahit na sa pakiramdam ko nagustuhan ko agad ang halik niya sa akin, pero nasa kwartong ito ang asawa ko, pagtatak silang ginagawa namin sa sarili nitong ama. Walang narinig ang lalaki at hinila ko patungo sa likod ng tukador at isinandal niya ako bago sabik na siniil ng mapangahas na halik ang aking uhaw na mga labi. Hinihingal na ako sa pananabik na maramdaman ko ang kanyang mga kamay. Kinilabutan ako sa ginawa niya. Kahit sabik si Philip, naramdaman ko ang maingat niyang haplos sa akin na lalong nagdudulot ng matinding pananabik. Muli, ginigising nito ang aking kamalayan. Naramdaman ko na tinanggal niya ang sagabal sa aking katawan at doon, pinasaya niya ang bagay na iyon sa akin. Ayoko sanang magingay, pero hindi ko mapigilan nang maramdaman ko si Philip. Napapagitla ako, kagat-kagat ko ang aking mga labi habang mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat. Nanginginig ang katawan ko matapos marating ang dulo. Tsaka niya ako binuhat upang magpantay ang aming katawan at mukha. Naramdaman ko na lamang ang pamilyar na kirot at saya na naramdaman ko kagabi, pero walang kapantay na sandaling kasama ang lalaking ito lang ang makapagbibigay sa akin ng saya. Pagkatapos, nakangiti itong nagpaalam sa akin palabas ng kwarto at nag-iwan pa ng matagal na halik sa aking labi. Agad kong isinara ang pintuan at saka lang ulit na konsensya nang makita ko si Dino na nakahiga sa kama. Pero anong magagawa ko? Nagsimula na akong maglunoy sa kasalanan. Nahiga ako patapos maglinis ng katawan. Matagal na dilata ang aking mata at paulit-ulit nararamdaman ang ligayang naramdaman sa mga yakap at halik ni Philip. Kinaumagahan, habang paalis si Dino papasok sa office, sinabi nitong tatlong araw na hindi makakauwi. Wala namang problema sa paggastos dahil maraming pera itong iniiwan sa akin. Sa dami ng pera ni Dino, hindi ko alam kung saan gagastusin ang mga yun. Iisa lang ang hindi magawa ni Dino sa akin, ang mapasaya ko sa kama. Wala itong ibang ginawa kundi magtrabaho. Pag umuwi naman sa bahay ay lasing. Simula nang pasayahin ako ni Philip, nakontento naman na ako sa kanya. Hindi ko na rin hinahanap iyon sa aking asawa. Sapat na ang dalawang beses na nangyari sa amin. Hindi ko nais pang dagdagan ang kataksilan ko sa aking asawa. Isa pa, may mahal ng iba si Philip. Nag-aalala kong baka tuluyang mahulog ang loob ko sa lalaki. Sa araw na yun, inip na inip ako sa bahay. Dinalaw ko ang aking tiyahin. Binigyan ko sila ng panggastos at nagtungo ako sa mall. Nag-ikot-ikot ako hanggang sa narating ko ang isang shop na puro manipis na pantulog ang mga nakahanger. Nagsukat ako ng tatlo at habang suot ko yun, ay si Doc Philip ang aking naiisip. Totoo palang sexy ako katulad ng sinasabi ni Dino sa akin nung nililigawan pa lang ako. Nung una akala ko, binubola lang ako ni Dino. Hindi ko alam kung bakit gusto ko maging sexy sa paningin ni Doc Philip, kahit na alam kong sexy rin naman sa panaginip nito si Chell. At ngayon,
Gusto ko makipagkumpetensya sa paningin ni Philip. Pareho naman kasing maganda at fresh kami ni Chell. Ma'am, kukunin niyo po ba yan? Bagay na bagay po sa inyo. Tanong ng sales lady sa akin. Gumiti ako tumango. Kumuha ng apat na iba't ibang kulay. Black, pula, verde at white. Lahat yun ay nasukat ko na at bagay na bagay sa akin. Katunayan, balak kong isuot mamayang gabi. Bumili din ako ng swimsuit. Nung unang araw ko sa malaking bahay, may nakita kong swimming pool at nais kong tuluyang maglunoy mamaya. Nang matapos mag-shopping, umuwi na kaagad ako. Walang ibang laman ng aking isipan kundi si Philip. Walang araw na hindi ko siya nais makita. Bakit ganito? Nawala na ang nais kong iwasan siya. Hindi ko kaya lalo na kapag nakikita ko itong nakasuot ng doctor uniform. May kung anong pakiramdam ang gusto kong aminin sa lalaki. Pero alam ko namang sa mga sandaling to, si Chell pa ang mahal ni Philip. Kapag nakuha ko yung puso nito, tsaka ko hihiwalayan si Dino para malaya na kami. Gabi na, nang dumating ako sa bahay, pagpasok ko pa lang ng gate, narinig ko ang ingay sa sala, boses ni Chell at Philip na nagtatawanan. Napapadalas yata ang punta nito sa bahay, pansin ko lang. Pagdaan ko sa sala, nakita ko si Philip at bahagya niya akong initian, kaya ganun din ang ginawa ko. Si Chell, binigyan ko din ng plastic na smile dahil sa totoo lang, ayoko siyang nasa bahay. Nagtuloy ako sa aming kwarto ni Dino at masayang nagsukat ng pantulog sa harap ng salamin. Nakikinita-kinita ko na inaalis ni Philip ang sagabal sa aking katawan at hindi pa man nangyayari nang ihina na ako. Nai-imagine ko pa lang, gusto ko nang bumigay. Ipinwesto ko sa ibabo ng kama ang napili kong kulay na pantulog mamaya. Tsaka ako nagbihis ng maiksing short. Maiksing-maiksi yung kita ang kaluluwa. Nasa point na ako na nagpapasexy sa harap ni Philip. Oo, dati naman hindi. Wala akong pakialam kung anong suot ko pero ngayon, gusto kong sa akin lang ang kanyang atensyon. Lumabas ako sa kwarto namin ni Dino. Mabuti naman at nakauwi na yata si Chell. Mukhang hinatid na ni Doc Philip. Dumiretso ako sa komidor upang mag-prepare ng dinner para sa amin ni Philip. Gusto ko siyang ipagluto. Gusto kong maisip ni Philip na kung ako yung pipiliin niya at hindi si Chell, hindi nito pagsisisihan. Nadatnan ko pa ang maid namin na nasa kusina na nagluluto. Pinaalis ko siya at sinabihan ako na ang magluluto para sa hapunan. Saktong naghahain na ako nang dumating si Philip. Hi! Napaigtad pa ako sa bati niya sa akin. Hindi lang kasi yun basta bati, kundi may kasamang yakap at halik sa aking leeg. Agad ako nag-init sa ginawa niya. Philip, baka naman may makakita sa atin. Sinaway ko siya habang tumatawa at nakikiliti sa ginagawa niyang paghalik sa akin. I miss you. Mahina niyang bulong malapit sa aking tenga. Napangiti ako. Kung ganun, pareho kami nang nararamdaman. Namiss ko din kasi siya. Pero kahit gusto pa namin gawin yun ngayon, hindi pwede dahil baka makita kami ng maid. Bahagya ako siyang itinulak. Mamaya na pwede. Pakiusap ko rito. Niyakap niya ako at siniil ng halik sa labi. Siniguro lang ni Philip na nakakubli kami sa likod ng ref. Wala naman kaming ginawa kundi magpalitan ng halik. Tsaka ako tuluyan naghain at sabay kaming kumain. May pagkakataon pang sinusubuan niya ako. Pwede bang dito ka sa room ko matulog? Tanong sa akin ni Philip sa chat. Nasa kwarto na ako at siya'y ganun din. Hindi pwede, makikita tayo ng maid. Mamaya na pagtulog siya, pumasok ka sa kwarto ko. I really miss you. Reply na muli ni Philip. Nagsimula na ako masabik sa kanya. Naalala ko na naman ang halik niya kanina lang namin na pinagsaluhan. Habang tumatagal kami ni Philip, mas lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko na alam kung anong nagawa ko na at magagawa ko pa. Itinabi ko na ang aking cellphone nang magkasundo kaming sa terrace magkita mamayang hating gabi kapag tulog na ang katulong at hinintay namin iyon pareho. Kahit na antok na ang aking mga mata sa kahihintay na makatulog ang kasama namin sa bahay, gising naman ang aking diwa. Pasado alas 10 na ng gabi,
Nag-chat si Philip na magkita kami sa terrace. Marahan na ako lumabas ng kwarto, tsaka dumiretso sa terrace. Hindi na nga ako nagbukas ng ilaw, hinayaan ko ng mga pa sa dilim palabas. Suot-suot ko na rin ang mapang-akit kong pantulog. Hindi na rin ako nagsuot ng pang-ilalim para hindi na mahirapan si Philip mamaya. Naghihintay na nga ito sa terrace dahil sinalubong niya agad ako ng yakap at halik. Kapwa kami nananabik sa isa't isa, kaya naman pinagsawa namin ang aming mga sarili sa nakaw na sandali. Magkayakap kami naghahabol ng hininga matapos ang mainit na aming pinagsaluhan. Dito na rin kami nakatulog. Sa mga sumunod na araw, kahit saan kami pumupesto ni Philip kapag may pagkakataon, basta lang maiparamdam namin sa isa't isa ang init ng aming mga katawan. Sinamantala namin ang pagkakataon kapag wala si Dino, madalas sa kusina, sa terrace, sa kwarto ni Philip, or sa likod ng bahay. Isang linggo ang lumipas, at sa araw na iyon, isasama ako ni Dino sa bakasyon nito sa Laguna dahil naawa na daw ito dahil madalas ako naiiwan sa bahay. Tatlong araw kami doon at di naman ako makatanggi. Business trip kasi ito ng aking asawa at ayaw ko namang sabihin niyang hindi ako pwedeng sumama dahil mas gusto ko pang maiwan. Pagdating namin sa hotel na aming tutuluyan, sinamantala kong tumawag kay Philip sa loob ng banyo. Namiss ko na agad siya pero busy ang kanyang cellphone. Siguro ay kausap si Chel. Pangalawang araw, muli ko siyang tinawagan. Wala na akong gustong gawin kundi umuwi dahil hindi ko siya makausap sa cellphone. Madalas ay busy, pero nagchat ako sa kanya. Han, anong gusto mong kainin? Tanong sa akin ni Dino. Hindi ko naman siya agad pinansin dahil sa mga oras na yun. Ay nagreply na sa akin si Doc Philip. Ang sabi nito, pasahan ko siya ng picture ko na napaka-sexy. Iniwan ko si Dino sa kwarto, tsaka ako nagtungo sa banyo at kumuha ng larawang ipapadala sa kanya. May kapilyuhan talaga itong si Doc Philip. Nagpa-deliver na lang ako ng makakain natin ha. Paglabas ko ng banyo, bungad sa akin ni Dino. Abala din ito sa harap ng computer. As usual, about na naman sa business. Tumango lang ako sa sinabi niya. Nakita kong nag-heart react si Philip sa pinasa kong larawan pero hindi na ulit nag-chat kaya tinabi ko na ang aking cellphone. Nahiga ako at nagbukas ng TV upang aliwin ang sarili dahil abala pa rin si Dino. Nakaidlip nga ako dahil sa pagkainip, wala rin kasing kwenta ang pinapanood ko. Ginising na lamang ako ni Dino nang dumating na ang order nitong pagkain. Kainip-inip para sa akin ng tatlong araw na business trip na iyon ni Dino. Gusto ko na lang hilahin ng araw para makauwi na kami dahil wala akong ibang iniisip kundi si Doc Philip. Kaya nga nang sumapit ang araw na uuwi na kami, tsaka na lamang ako naging excited para akong bata habang isinasakay sa kotse ni Dino ang aming mga gamit. At pakanta-kanta pa ako habang nagbabiyahe, sinasabayan ko ang tunog ng stereo. Mahilig kasi talaga si Dino sa music. Anong oras ang dating mo? Chat sa akin ni Doc Philip. Nakaramdam ako ng excited dahil sa pag-uwi ko. Hindi ko alam eh, depende kung hindi traffic. I miss you. Chat niya, naikinangiti ko. Ganun kasi ang nararamdaman ko ngayon. Sobrang excited. Pagdating, hinanap agad ang aking mga mata si Philip. Pero wala pa ang kotse niya sa garahe, baka naka-duty pa. Inayos ko ang aming dalang damit sa kwarto habang si Dino naman lumabas ng aming silid. Pagkatapos ko, tsaka lumabas at nagluto ng aming hapunan. Gabi na nang dumating si Philip ng mag-isa at hindi kasama si Chel. Nakita ko pa siyang malungkot na dumaan sa sala. Hindi rin lumabas ng kwarto upang maghapunan. Kaya pinatawag ni Dino sa maid. Napilitan yata itong magtungo sa kusina upang kumain. Nakita ko siyang nakatitig sa akin pag-upo sa harap ng mesa. Nagkamustahan sila mag-ama habang ako'y tahimik na pinakikiramdaman si Philip. Wala siya sa mood ngayon, sobrang lungkot niya, hindi ko alam ang nangyayari. Matapos kaming kumain, naririnig ko silang nagkukwentuhan ni Dino sa sala. Madidestino sa malayo si Doc Philip, kaya pala ito malungkot. Kahit ako'y nalungkot din pagkarinig nun. Mamimiss ko siya ng sobra pag hindi ko siya nakita. Pakiramdam ko nga'y pati ako'y nanamlay.
Masaya pa naman sana ako sa pag-uwi namin ni Dino pero siya naman pala ang aalis. Nagkulong ako sa kwarto pagkatapos namin kumain. Alas 9 na nang pumasok si Dino. Nag-aya na kaagad itong matulog sa akin pero ang sabi ko, hindi pa ako inaantok. Punta ka sa room ko, chat ni Philip. Napatingin ako kay Dino, naghihilik na. Agad ako nagtungo sa banyo at naglinis ng katawan. Siniguro kong mabango ako bago kumatok sa kwarto ni Philip. Nadatnan ko na siyang nag-iimpake. Bukas ng madaling araw ang flight ko. Doon na ako for good. Mag-iingat ka dito. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Pahayag niya sa akin habang nagsisilid ng damit sa kanyang bag. Nalungkot ako dahil hindi na kami magkikita. Baka nga ito na ang huli. Bahagya ako lumapit sa kanya at hinawakan siya sa braso. Magkikita pa ba tayo? Malungkot kong tanong. Oo, kaso baka matagalan pa. Mamimiss kita. Huminto ito sa ginagawa at humarap sa akin. Nakipagtitigan sa uri ng titig ni Philip para akong malulusaw. Maya-maya, ginagap nito ang aking kamay. Pinaglandas ang kanyang palad, paakyat sa aking braso. Habang ginagawa yun ni Philip, nabubuhay ang bawat himay-may ng aking kalamnan at ako'y nananabik. Naramdaman ko na lamang ang pagbagsak ng aking sagabal sa katawan at ang mainit na si Philip ang aking naramdaman na lagi kong kinasasabikan. Ngayong gabi, gusto kong sulitin ang huling pagkakataon sa kanyang tabi. Alam ko kasing pagkatapos ito'y wala na. Hindi na mauulit.